What's up guys? Welcome to my channel again. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung ano, yung worst na naging trabaho ko dito. So before that, please pa-support na ang aking channel, pa-subscribe. So ngayon guys, una, yung nagparating sa akin dito sa Israel. Noong pagdating ko doon sa kanilang bahay, yung bahay nila ay ano, pangalan to? Bungalow. Maliit lang na bahay, isang kwarto, isang CR, tapos parang walang kusina. Tapos yung balay ang kwarto ko doon, yung pinaka-kwarto ko nasa labas ng ano, bahay. Yung pinaka-kwarto, nagpagawa sila ng ano doon. Kwarto mismo ng para sa ano, caregiver. So ngayon, ang problema doon, doon sa kwarto ko walang tubig, walang CR. Ang CR nasa loob mismo ng bahay. Eh, paggabi, problema. Paano ko ihi? Paano ko magdudumi? Papasok ba ako sa loob ng bahay? Kakatok ako, matutulog na gabi. Kung madaling araw gusto mong ihi, hindi ka pwedeng kakatok doon. Yung matanda eh, ano, yung alaga ko doon eh, yung employer ko doon, paralyzed kalahati. Wala akong magawa. Tapos ang problema pa doon eh, yung asawa niya, babae. Sinisigawan ako, lagi akong sinisigawan. Walang araw na hindi niya ako sinisigawan. Parang naging habit na niya yung pagsisigaw-sigaw sa akin. Arabic yun, yung ano, babae, asawa niya. Matanda na rin pero malakas pa. Hindi ko maintindihan dati kasi bagong dating lang ako eh. Hindi ko maintindihan. Nagsasalita din siya ng Arabic. Hindi ko maintindihan. Hindi rin sila marunong may English. Yung alaga ko, okay. Mabait. Ano nga lang siya, hindi masyado nakakasalita kasi nice, ano eh, paralyzed, nice stroke. Mabait siya, walang problema. Yung asawa lang. So ngayon, pagdating ng ano, umabot ng punto na gabi, ay yung madaling araw, umagang umaga, oh. Sumakit yung tiyan ko, umagang umaga. Ito, ano, sirado pa yung ano, bahay mismo. Natatay na ako, yung sirado pa yung bahay, tulog pa sila. Wala akong magawa. Ikot-ikot ako dun sa kwarto ko sa labas para mawala lang yung sakit ng tiyan ko. Hindi talaga nawala yung sakit ng tiyan ko. Hanggang na wala na akong choice. Ang ginawa ko, buti may dala akong plastic bag doon sa malita ko. Ang ginawa ko, hindi ko natalang matiis eh. Alangan naman sa prep ako tatay. Alangan sa pantalon ako sa tatay. Short pan ko. Plastic na ganyan, no? Nag-iisa lang plastic pa man. Doon na ako sa gilid. Pinaka-worst ko na experience yun dito. First job ko pa dito sa Israel, pagdating ko siya. Yung nagparating sa akin. Doon ako tumakas, silubin sa plastic. Wala na, walang choice eh. Anong gagawin mo? Diba? No choice. Alam, pipigil-pigilan mo, di mas malala kung sa short pan mo, sa prep ka tatayin ka. Plastic. Tapos nung ano, tinali ko na. Ganyan. Tingin-tingin paglabas ko ng karton, tingin-tingin ako may tao. Takba ako dun sa basuran, tinapong ko sa basuran. Yung basuran dito may takip. Ganyan. Napikat pa yung basuran doon, lalaki. Timing naman may dumaan, pero hindi nila nakita yung ano. Ano yung tinapong ko? Dumaan sa sakyan. Yun ang naging first job ko, pinaka-worst ko yun. Siguro wala kang naka-experience na ganyan, pero yun ang experience ko guys. Grabe, yun ang pinaka-worst na experience ko. Wala akong isang buwan doon kasi di ko na natiis, pati yung agency, di na rin nila natiis. Pinag-resign na ako ng agency doon. Kasi walang pakialam yung asawa, yung babae. Nakagat ako ng aso doon. Na ano ko na to, naikwento ko na to sa ano, sa past job ko na nakagat ako ng aso. Pinayaan lang ako ng babae, yung employer, nakagat ako ng aso.
Tumawag ko sa agency, sila pinagdala sa akin doon sa hospital. Pina-injectionan ako ng anti-rabies. Kaya ang sabi ng ano, sabi ng agency, mag-resign ka na dyan. Kaya nag-resign ako, wala akong isang buwan doon. 26 days lang. Tapos yung isang worst naman, two weeks na ako doon. Yung matanda, bata pa rin, 72. Baliw, akala ko nung pagdating ko doon. Kasi pagkausap mo siya, malamanay, normal lang. Yun pala ang pinaka ano niya, yung effect ng pagka-abnormal niya sa gabi. Matutulog yan, papatulogin. May gamot eh, kahit ilang gamot yung binibigyan niya pang patulog. Pagdating sa gabi kahit na may halag dun sa bed niya, natalon dun sa bed niya. Yung kahit na may wheelchair, kahit na yung wheelchair magsisigaw, pupunta dun sa asawa niya. Yung asawa niya. Sirado yung pintuan. Sirado yung pintuan. Gusto na magsulo yung asawa matulog eh. Tag-isa sila ng kwarto. Pupunta dun sa asawa niya. Bangin na yung pintuan, yung asawa, ayaw buksan. Simula nung pag-start ko ng trabaho yun, hanggang 2 weeks. Ilang araw yun, walang tulog. Wala akong tulog. Kasi laging ganun. Walang tulog sa gabi. Yung pintuan ko sa kwarto, nakabukas na yun. Pag may marinig na, may maramdaman lang ako na kaluskos. Ako, gigising na naman ako. Kasi babaon na naman siya. Pipigilan ko na naman siya doon. Sabi niya, sabi ko, matulog ka lang dyan. Gabi pa, sabi ko, okay, mamaya, kukumutan ko. After ilang minuto, babaon na naman. Punta na naman doon sa asawa niya. Inaaway na siya ng asawa niya. Isang beses, umuyak yung asawa niya. Hindi na niya kaya yung asawa niya. Umiyak na yung babae. Nagsumbong na siya dun sa anak. Hindi ko na kaya. Kailangan na natin tong dalhin sa mental hospital. Nag-usap sila ng anak. Before pa, tatlong anak niya eh. May pupunta na anak sa isang araw. Isang anak pupunta. Sa sunod na araw, ibang anak na naman. Tingnan nila kung ano yung sitwasyon ng tatay nila. Pagkakausapin mo siya, normal. Pero pagdating ng gabi, yun, lalabas yung pagkatupak niya. Pagkakausapin ng mga anak, okay. Walang problema, pero paggabi na, doon na. Kaya sabi na, give chance ha. Pwede dito ka lang kasi kawawa yung nanay ko. Okay, sabi ko, I'll do my best, sabi ko. Pero yung anak, yung asawa, yung nagre-reklamo na, umiiyak na siya, di na niya kaya. Pati siya, wala tulog eh. Hanggang nag-decide na sila, pamilya, mga anak, nadali na sa mental hospital. Kaya yun, dinala sa mental hospital. Tapos ang nangyari sa akin noon, 2 weeks. 2 weeks na wala akong tulog masyado. Walang tulog. Ang tulog ko lang doon, 3 hours, 4 hours. Nagkasakit ako. Hindi ko na maramdaman. Yung sipon ko, bigla na lang tutulog. Tapos ang lalim na lang dito ko. Kasi walang tulog eh. Hanggang hinatid. Kasi naman pa sila, hinatid doon sa mental hospital. Hanggang doon. Iyak yung mga anak eh. Ayaw naman daw nilang, ayaw sana nilang dalhin doon. Pero yung nanay nila, di na kaya daw. Yung anak nila, baga magkakasakit din. Iyak yung mga anak eh. Pati doon, sinamahan ko sila hanggang doon sa mental hospital. Ako, nung pag hinatid pa ako ng anak ko, hanggang dito sa Tel Aviv, pagdating ko sa bahay, wala, nangihina ako talaga. Nangihina ako yung sakit ng ulo ko, walang tulog, sipon. Tapos nilalagnat pa ako, nagpahinga ako ng nagpahinga para bumalik yung lakas ulit. Yun lang guys, yung naging worst na trabaho ko dito. Pag kayo andito, pag kayo may plano kayong magtrabaho dito sa Israel, yan, ma-experience nyo yung mga ganyang trabaho. Mamili kayo ng
comfortable kayo na trabaho, yung makatulog kayo ng maayos. Ganyan yung trabaho. Just, kahit na ano, kahit maraming gawa, basta may pagkain, nakakatulog ng maayos, di ka stress, okay yun. Pero yung stress ka, di ka pa nakakatulog. Pagkain mo, biting pa, kulang pa. Magkakasakit ka doon. So, yan lang guys. Yan lang yung mga experience ko. So, ito lang yung masasabi ko guys. Please, please support my channel. Guys, marami pa tayong gagawing ano, video. Maraming salamat sa inyo. Yung mga pagod pa dito, pa-subscribe, pa-like, and share. Salamat. Bye!